Bago natin simulan, i-click muna ng subscribe button at isabay na din ang notification bell para updated tayo kapag may bago tayong upload na video. Yo, kamusta? Ano tayo? Q&A tayo, question. Lahat ng mga tanong nyo, sasagutin ko. Para malibang lang ako, wala akong magawa eh. Yung vape lang. Okay lang. Ito. Salamat, tol. Salamat. So, yun. Lahat ng mga tanong nyo, sasagutin ko. Wala pa akong magawa pa. Medyo malayo pa naman may Manila. Sorry, lahat. Spolin, tulog na. Mahaba rin yung biniyahe na ito. Kasama ko lagi. All in ang psychedelic boys. Abangan nyo yung brand na ilalabas niya. Clothing line niya. All in brand. Abangan nyo. Ginagawa na namin yan. Tsaka yung juice line ni All in. Kuya Emil, bukas andyan dyan po ako. Baka pwede po nga tayo magkita. Pwede kitang daanan para makapag... O kaya, sana kahit magkita tayo sa shop. PPM kita ngayon para makuha ko yung size mo tsaka size ni ate. Bibigyan ko kayo lang lahat ng design ko ng damit. Namiss kita kuya, papalik na ako dyan. So sa mga may mga fans dyan na gusto magtanong, tara, kwentuhan tayo. Kay Jolo, Binapayo, next collaboration. May mga nakakulab ako na sa track nila na ilalabas ngayong taon. Mga mabigat na artist din. And thankful ako na nakasama ako dun sa collab. Nakasama niya ako sa collaboration yun. Abangin na lang. Ayoko pang spill eh. Sa album naman, may mga nakakulab din ako dun ng mga artist. Mabigat na artist at the same time yung mga unknown artist na mga magagaling sa pandinig ko, sa mata ko na dapat yung mabigyan ng pansin. So sana sa album ko, pag lumabas yung barcode ko, mapakinggan nyo sila at malaman nyo na sila sa mga magagaling na artists, especially sa pandinig ko, sa nakikita ko, sa pakiramdam ko. So kaya ako sila sinama sa album, deserve nila yun kasi hindi ako nag-collab, hindi halos lahat ng nakakulab ko sa album eh may pangalan. Kumbaga, gusto ko rin tumulong sa iba na alam ko na deserve nila yung collaboration na yun para makasama at sumikat din at the same time. Kay Abraham, kung lalaban pa ako ng battle. Sa ngayon, tol, malabo at malabo na sa ngayon kasi mahal ko ang Fliptop, mahal ko ang battle rap, pero nakafocus ako ngayon sa music and business. Feeling ko hindi na sa para sa akin yung battle rap. Kung ano yung nagawa ko sa Fliptop is history. Para sa akin, yun ay history ng pangalan ko doon at yun ay naambag ko. At I think, siguro sapat naman na yun ambag ko kahit papano. Or hindi man ganun kalaki na ambag ko katulad ng iba, pero at least may price tag na lumabas sa Fliptop at the same time. And nakilala nyo ngayon sa music industry. And madami na din na lumalabas ngayon ng mga bago, ng mga magagaling na dapat yung subaybayan. So para sa akin, yung price tag sa Fliptop is just a history na lang. And thankful ako sa mga haters ko, sa mga fans na naniwala sa akin since day one, at sa mga may ayaw sa akin sa Fliptop, kasi kundi dahil sa kanila, hindi mabubuo pangalan ko ngayon at hindi mabubuo yung kontrabida na kanta. The reason why nasulat ko yung kontrabida because of my career on Fliptop, kasi ang daming may ayaw sa akin. Matagal na yung, actually nag-Fliptop pa lang ako, nasulat ko yung kontrabida na kanta. And hindi ko siya ma-penetrate dati kasi alam ko yung time na yun, hindi pa para sa ganun music yung panahon na yun. Is hindi pa para doon yung time na yun. So kinip ko lang siya, tinago ko siya. So ngayon, nandito na ako sa music industry at masaya na ako na nakuha ko yung dream ko na matagal ko nang inaasam-asam na magkaroon ng magkaroon ng album, magkaroon ng hit songs, magkaroon ng gold plaque, silver plaque, bronze plaque sa pader ko.
na may award sa music award na ang music ko ay gangsta rap. And masaya na ako na yung gangsta rap napunta ko sa level na ganun na yung music na yun ang iniisip ng karamihan na imposible magkaroon ng awards, isang music awards yung ganung klaseng kanta. And still underground kami ni Mark Beats ng Rockstar. Hindi kami naka-sign sa kahit saang record label. Hindi ako naka-sign sa kahit saang record label na mabigat na record label na nagnanakaw lang sa mga artists para mapasikat sila pero ninanakawan nila. Hindi ako, wala akong history ng ganun. So masaya ako sa na-achieve ko na kahit ang hirap, sariling sikap kami, organic lahat ng galaw namin, eh nagawa namin ng paraan para kahit papano ay makilala kami sa buong Pilipinas. And ayun, sobrang saya ko. And hindi rin ko rin maaabot yun kundi dahil sa Fliptop. Dahil kahit saan ako magpunta sa buong Pilipinas, kilala ako ng mga tao nang dahil sa Fliptop at sinundan nila yung music ko. At saka hindi rin ako makikilala ng ganito kundi dahil sa mga may ayaw sa akin, yung mga haters ko, at naiintindihan ko kung bakit sila ganun, at naiintindihan ko kung bakit ako nagkaganun. Dahil aabot ka sa punto na dadami yung ganun mo pag palapit na makuha mo yung tagumpay. Pero hanggang ngayon hindi ko pa nakukuha yung tagumpay para sa akin hindi pa to yung pinakatagumpay na gusto ko, kasi marami pa akong kakainin bigas. Actually nagsisimula pa lang ako, and hindi naman ako ang pinaka, pero at least hindi ako bokeh. Sinasabi yan sa social media, ginagawa yan sa personal, at out na ako sa mga ganyan sa totoo lang. Ayaw muna o takot ka lang bumatil? Hindi ko maintindihan bakit pag tinatanong niyo sa akin na takot ako bumatil. Wala nakakatakot sa battle. Pag natalo ka dun, hindi ka naman mamamatay. Tapos na ako. And masaya ako sa nagawa ko dun. Hindi na para sa akin ang bagal. Hindi na para sa akin. Yun siguro yung isa sa mga bagay na natutunan ko sa buhay. Pag hindi na sa para sa'yo, huwag mo nang pilitin. Yun ang pinaka-importanting lesson sa buhay. Pag hindi na para sa'yo, huwag mo nang gawin, huwag mo nang pilitin. Mararamdaman mo naman yan eh. Pero at the same time, nakuha, para sa akin, naging successful naman ang battle career ko. Kahit papano. Diba? Kasi hindi nyo ako uulit-ulitin tanungin kung babattle pa ako kung hindi naging successful ang battle ko. Gusto nyo ako mapanood? Gusto nyo ako makitang matalo? Either way, gusto nyo ako makitang manalo? So, ang ending, ang sa akin papasok. Diba? Panoorin nyo man ako para manalo, panoorin nyo man ako para matalo, ang ending, ang pera, papasok pa rin sa akin at hindi sa inyo. So, para sa akin, masaya na ako sa naambag ko sa battle scene, at mahal ko si Enigma, mahal ko ang Fliptop, mahal ko ang fans ng Fliptop. It's time na para sa next level ng karera ko sa buhay at sa karir ko. Doon naman ako nagtutuon ng pansin, which is music and business. Tony Bagyo, yun oh. Si Hash One oh. Shout sa'yo, Hash One. Miss you, bro. Ayun, kay James Esquilio, salamat sa'yo, bro. Mark Beats, ayan na. Barcode 2, man. 70% na. Abangan nyo. Barcode 2, man. Barcode 2. Hip-hop is back, barcode 2. That's it. Hip-hop is back. Nagtapain kayo yung barcode 2. Hip-hop is back. That's it. Kay Carl James Reyes, dahil sa'yo na-inspire ako magnegosyo. Ngayon meron na akong sarili. Salamat bro, kay Carl Reyes. Salamat. Sino ba may mga katanungan?
sinundan ko yung music mo mula sa kontrabida, tsaka marami pa kami ditong bigas kung gusto mo. Peace out. Gusto ko yun. Gusto ko yung sinabi, bro. Salamat. King Christ, man. Isang inspirasyon sa mga lumalaban sa buhay ngayon pandemya, ikaw ang nagpatunay na walang imposible, idol. Dennis Flores. Yes, pare. Ah, hindi lang naman ako. Marami pa. Marami pang inspirasyon na maraming artist na pwede nyong pakinggan na pwede nyong gawing inspirasyon. Hindi lang ako. Omar Balil. Si Omar. Sila. Marami, tol. Hindi lang mismo. Marami, tol. Marami. Yung ang lakas ngayon ng mga ano eh. Ng Mactown sa ganyang mga sa mga ganyang music, yung bibigyan kayo ng magbo-boost sa inyo ng self-confidence para lumaban sa ngayon, sa pandemic na nangyayari na to, na maging masaya kayo, maging maayos. Alam mo yun, bukod sa music, may mga artists din na may inspire ka, like yung mga iba ngayon na nag-grind ng juice. Sila Mike Cosa, sila Damsa, sila Basilio, Smaglas. Alam mo yun, yung lumalaban sila sa buhay. Kahit ganito yung sitwasyon, walang gig or walang kinikita muna sa music. Sa music, when it comes to gig, nag-grind sila, yung iba, nagbebenta ng damit, clothing line. Lahat tayo nai-inspire. Hindi lang ako, lahat ng mga kikita mo sa paligid na gumagalaw, may inspire ka sa kanila. So, salamat kung na-inspire kayo sa akin, pero tignan nyo rin yung ibang paligid nyo. Nakaka-inspire din yung mga lahat, kahit yung mga nagtutunan, yung mga nagbebenta ng fishbowl, yung mga nagbebenta ng mga maliliit na pagkain, yung mga maliliit na nagsisimula sa maliliit na negosyo dahil sa pandemic na to, yung mga bata na tinutulungan nila yung magulang nila para magkaroon ng pera, yung mga tao na nagbebenta ng kahit ano, nagbebenta ng online, nagbebenta sa online, lahat sila nakaka-inspire, bro. Ibig sabihin ng Pilipinas, yung mga kapwa natin Pilipino lumalaban sa kung anuman nangyayari sitwasyon na to at kung anuman pambubulag ng ginagawa ng kung anuman to. Ayaw na magsalita kung anuman yun. So lahat yan nakaka-inspire. Hindi lang kami mga artists. Kumalas ka na ba sa shots fired, Al? Malabo ako kumalas sa shots fired, bro. Bibit-bitin ko yan hanggang sa kabaong ko. Abraham, Dodge, kahit marami may ayaw sa'yo, ganyan, maraming ayaw sa'yo, magkagustuhan ko yung kontrabida mo. Tanong ko lang po sana, what if kung di ka napunta, ah, shit. Nawala yung ano mo, bro, sayang. Anong pangarap mo na gustong to pa rin kung di ka naging rapper? Siguro basketball player pa rin. Yun lang. Tayo na sa planeta. Oh, man. Paano mo na-maintain ang level mo ngayon at naaabot? Paano mo na-maintain ang level mo ngayon at naaabot? Naaabot mo ngayon kay Harold Comia. Ano ba level ko? Hindi ko alam kung nasang level ako, bro. Hindi ko kasi sinisilip kung nasang level ako, eh. Siguro naging consistent lang ako sa mga bagay-bagay. Pero minsan may kailangan kang itigil muna para gawin to isang bagay or mag-focus sa isang bagay. So siguro kaya ako nami-maintain kasi hindi ako tumitigil. Hindi lang ako naghahanap ng isang option para kumita ng pera. Example ngayon, naka-pending yung album. Nandito ako sa grind ng juice kasi malaki binigay sa akin na offer ng Dragon Drops at sobrang salamat ako kay sa Dragon Drops. Dahil dito sa opportunity nito, at the same time, dire-diretso yung clothing line ko. Abangan nyo yung mga bagong release. Nagre-release na ako ng Fallen Angels sa Villainware. Check nyo. May mga susunod pa dun. And yun lang, tol. Minsan parang iisipin mo parang gusto mong sumuko pero hindi dapat. Kasi nakakapagod eh. Pero syempre walang susuko. Ganun talaga buhay eh. So para sa akin, hindi ko tinitignan kung nasan yung level ko. Siguro mine-maintain ko lang kung anong kaya kong gawin at dapat panghigitan ko pa yung ginagawa kong yun. So yun lang. Hindi ko tinitignan anong level na ako ngayon, nasan ako. Kasi pag sinabi mo yun, tumitingin ka sa ibang tao eh. So ibig sabihin, pag chine-check mo yung level mo kung nasan ka, ibig sabihin, tumitingin ka sa level ng iba. Huwag kang tumingin sa level ng iba. Tignan mo lang yung kaya ng sarili mo, kung kaya ng kung ano yung ginagawa mo. Tuloy-tuloy ka lang sa biyahe mo. Kasi pag tinignan mo yung habang bumabiyahe ka, para ngayon, nakabiyahe kami. Habang mabiyahe kami na ang sasakyan namin na van, mas makakita ko ng Ferrari sa tabi ko at tinignan ko kung paano siya bumiyahe.
Ibig sabihin nun, iba tinitignan kong biyahe, hindi yung van ko, hindi yung Ferrari na nasa katabi ko. So, pwede mo siyang tignan at isipin na balang araw babiyahe ako na naka-Ferrari ako, pero huwag mo siyang sundan. Kasi iba na yan eh, diyan nalalabas yung envy, inggit, galit, na minsan ikaw wala sa'yo yung meron sa iba. So, lagi mo lang titignan yung sarili mo dapat. Kay Chong Chong, dalaw ka naman sa shop ni Chibay. Oh bro, dadalaw ako dyan. Kuya Price, salamat sa inspirasyon at walang imposible sa buhay. Restock kayo ng feeling. Yes bro, mag-restock kami. Salamat. So yun. Salamat din kung sinasabi yung inspirasyon nyo ako. Lahat naman, walang imposible. Nagsimula lang tayo dati sa walang gabay ng magulang. Nakagara kong kanita-nino. Nagtrabaho din ako sa tagahugas ng pinggan sa karinderya, tagapulot ng bola ng tennis sa ospital ng mga doktor. Nung bata pa ako, naging car wash boy, tagabuhat ng mga case, nag-construction. Alam mo yun, bago ako gumawa ng mga bagay na hindi dapat, kasi syempre tumingin ako sa iba eh. Inisip ko dati na bakit yung iba meron ako wala, kasi kahit nagtatrabaho ako hindi ko makuha yung gusto ko. So may mga nagawa tayong hindi maganda para magkapera, pero parte na ng buhay natin yun at pinagsisihan natin yun, hindi na maganda para yun, sundan tayo ng mga ibang henerasyon na gano'n ang dapat gawin. So as much as possible sa music ko, gusto ko mag-inspire ng mga kabataan na much better na mag-aral o huwag gawin na yung mga bagay na ikakapahamak nila, at sundin ang pangarap nila sa magandang paraan. Kasi may mga bagay naman para makuha ang mga bagay na to na hindi ka gumagawa ng ikakapahamak mo. So gusto ko lang ma-inspire yung mga kabataan at mga tao na kaya mong umaon sa hirap sa pamamagitan ng talino, pamamagitan ng talento, at pamamagitan ng negosyo. Sa mga kay May Maron, Kuya Price, pa-advise naman sa mga sisimula na magnegosyo. Simulan mo, yun lang. Siguro para sa akin, ang ma-advise ko sa'yo is simulan mo lang. Huwag kang titigil, simulan mo. Tapos, pag nasimulan mo siya, kung ano yung kinikita mo, as much as possible, i-roll mo para dumople. Tapos kung kailangan mo ng pangkain, pang necessary needs, kumuha ka. And then i-roll mo ulit sa negosyo mo hanggang palakihin mo ng palakihin. Kung pumalya man, bumagsak, kasi hindi naman natin masasabi kung ano mangyayari. Hindi natin mapipredict ang tadhana. E di, tuloy ka ulit. Hanap ka ulit ng ibang paraan. So para sa akin, basta ituloy mo lang at huwag kang susuko. Basic lang, kasi hindi ako katulad ng mga iba na pwede mo sasalita ng mga tips eh. Yung magsasabi na ganito dapat ang gawin mo, ganito dapat gawin mo, ganito dapat gawin dyan. Pag ninegosyo ka dat ganito, no man. Iba pahina ng buhay ko, iba pahina ng buhay mo. So, hindi ko pwedeng diktahan kung anong mangyayari sa'yo at bibigyan kita ng mga tips para masunod mo yun, dahil iba kwento mo, iba kwento ko. So, ang mabibigay ko lang sa'yo is huwag kang susuko, simulan mo, at dapat maging consistent ka lang. Ganun lang kasimple. Hindi na ako para magmarunong sa mga bagay-bagay, dahil iba ang kwentong ng buhay mo, iba kwento ng buhay ko. Ako ba kahit pasabihin ng tingin sa akin na ibang tao successful ako, may times na pumapalya rin ako. So hindi ako dapat masunod o magbigay ng payo na ganun-ganun lang, kasi hindi lahat ng ginagawa ko eh nagiging successful din. So kaya lagi ako maraming option sa buhay ko. Kasi kung gagawa ako ng 10 option at 5 man pumalya dyan, may 5 pa rin ako nakareserba para sa akin. So yun ang ma-advise ko sa mga tao na nagtatanong kung anong tip para maging successful. Kasi come on bro, hindi pa ako ang pinakamayaman. At kung sino man ang pinakamayaman, hindi pa siya ang pinakamayaman. It means na talagang tuloy-tuloy lang yan. Kung may mas makapangyarihan ka, may mas makapangyarihan sa'yo. Kung sino mas mayaman ka, may mas mayaman sa'yo. Hindi ka pwede magmagaling sa mundong to na ikaw ang magsasalita na magaling ka sa mga ganito para sundin yung mga sinasabi mo. Iba't iba ang pahina ng at kwento ng mga tao. May sarili akong pahina, may sarili kang pahina. May
May sarili akong libro, may sarili kang libro. May sarili akong blessings, may sarili kayong blessings. Susundan nyo lang yung puso nyo at huwag kayong gagawan pag ikakapahamak nyo. Makukuha nyo yung tagumpay. Yun lang, ganun lang kasi ano yun. Ganun lang ang buhay, bro. Dexter Kapudoy. Ayun, oh. Di ka nakalimot sa dati mong kasama. Super Philip na ako dun, Kuya Price. Oh, hindi ka nagpakita. Nagpainom mo ako sa mga boys dun, tol. Sa Nagustin. Siyempre, mahal ko yung mga yun. Day ones ko yung mga yun. Yung mga wala pang naniniwala sa akin, naniniwala na sa akin yung mga yun. Well, babalik naman ako ng loon yun, bro. Abangan mo. Hindi dapat nanggit sa kung naman narating ng iba. Well, Salamat sa mga nagsabi ng mga positive na yun. Medyo pagod na ako. Ito, nagsarap yung mga takam. Papa Bear, nasa na tayo? NLEX, okay. Ilang minutes po Manila? 1 hour pa? 1 hour pa nga. Abangan namin yung bagong episode ng The Villain Life. The Villain Life, pare, check nyo rin. May mga bagong episode. Price, magkaibigan pa rin ba kayo ni Chris Delan? Oo naman, bro. Parang kapatid ko yun. Ayaw. Ayaw. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Abangan nyo pala sa area nyo yung Villain E-Juice. Marami na kami naikutan ngayon na area dito sa North. Babalik kami ng Isabela. After ng gig ko, babalik kami ng Isabela. San tayo? Isabela. Cagayan. Nueva Ecija. Saka natin titirahan yung South, no? Yun, so abangan nyo sa South. Excited na ako sa barcode po. Joshua Villalo, salamat bro, salamat. Mark, pahinga-pahinga din, besh. Eto, pauwi na kami, besh. Papahinga na ako. Pagod na ako, ilang araw na. Sabi mo, mga 10 days na kami sa grind eh. Pero wala akong choice kundi gawin to. Hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Maraming salamat sa pakikinig.
salamat at nakasama ko kayo, na pinakinggan niyo ako. And lapit na kami sa Manila tayo. So yun, maraming salamat. Check niyo yung ano ko, The Villain Life, yung YouTube channel ko, and Villain E-Juice. Abangan niyo sa mga malapit na vape shop sa inyo. Sa buong Luzon, iikutin namin yan. Villain Wear, check niyo yung bagong release ko na damit, Fallen Angel. And after a week, lalabas ko na yung bagong design. Ano pa ba? Barcode 2. Abangan niyo yung barcode 2, abangan niyo yung pagbabalik ko sa Wish. Maraming salamat sa inyo, mabuhay kayo at walang ganun pa rin.